DH ng mga DH. At kasama ko po ngayon si Senator Dick Gordon. Ayan. Kanina, matatandaan ninyo, di ba, nagpa-interview si Senator Dick Gordon kay Kumaring Sas. Tapos tinanong siya ng isang tambak ng mga questions na hindi ko na itatanong sa kanya dahil ayoko nang ulit-ulit. Pero, magtatanong ako sa, gagawin natin ngayon sa interview na to ay, first, magtatanong ako ng ilang mga follow-up questions lang para mag-build rin sa kung ano man yung naitanong na ni Sas. Tapos, pwede kayong magtanong ng, well, pretty much anything you want kay Senator Dick Gordon para sagutin niya live ngayon. Alright. So, umpisahan lang muna natin, sir. Sure. Nanood kasi ako na September 27 yung session sa baba. Sabi, ang gusto ni Senator Soto, i-check kung sino si Silent No More. Si Senator Cynthia, medyo nag-lose din ang temper. Pero kayo, yung sinabi ninyo, parang useless pa na nakalkalin yung sa fake news at ang dapat daw hawakan ng ethics committee ito. Yes. Pwede mo ba ipaliwanag ko ng committee? Because yung ginawa, nung nagpalabas, unethical, unparliamentary, it puts the Senate na parang napakasama namin na hindi kami pumirma. Samantalang, merong deceitful conduct eh. Parang niloko eh. Kunyari, pinapirma lahat. Pero hindi naman kami pinakitaan. Hindi kami pinapirma. Tapos ngayon, lumulusot lalo pang napasama. Kasi sinasabi nila, napadala sila sa email. Kaya lalo na katulad ko, I was in Vietnam. O, kung paano ko naman maasikaso lahat siyang pag nandun ako, nakafocus na ako doon sa gagawin ko sa Vietnam, kukos sa ASEAN, Red Cross, and Red Crescent. So, unfair na sasabihin nila, sapagkat ang patakaran dito, pag magpapapirma ka sa senador, iaharap mo at papipirma yan. Hindi kami pipirma, halimbawa kung stock mo lang ang magpapapirma. Okay. Umaharap mismo yung senador. Kaya sa senator pa ngayon, pagka nagpapirma sa akin, nakapirma ka agad ako. Sinabi ko pa ngayon, Senator Risa Contreras, nagpapirma sa akin, sorry Risa, I cannot sign that. I do not believe in it. Alright. So, lilinawin ko lang, sir. Kasi po, men, ang clarification, dalawa kasi yung issue eh. Mm. Hindi pa mag-gets ng publiko eh. Una, resolution lang siya. Mm. So, hindi naman daw necessary na isign ng lahat. Minsan daw kasi may mga resolution, parang tatlo, apat lang ang pumirma. Tama yan. Pero, syempre, naiintindihan ko naman na yung pagkaka-package ng issue, eh, lumitaw na dapat 24 yung signatures, pero pito ayaw. That's okay, correct. Yan ang pagkaka-package. Sneaky si Kiko, no? Kiko, eh. Naku, talaga ako, sir, wala. Totohanan lang. Kahit ano mangyari, Team Gabi talaga ako, promise. Pilyo, hindi naman. Team Gabi. Okay, tuloy tayo. So, ito po yung pangalawang question. Si Lolo Kiko, nag-issue ng clarification. Hmm. Ang sabi niya, pinadala daw sa office ninyo yung copy ng resolution and they were asking for maybe some action. Tapos, kinonfirm daw ng office ninyo yung receipt ng email. But there was no, parang follow-up on your part kung pumayag ba kayo o hindi, kung ano ba dahilan. So, ano po ba masasabi niyo? First, that's not the standard na ginagawa. Ang ginagawa nga, person to person, kung magpapapirma ka. Dahil napakahalaga ng pirma eh. Dapat naiintindihan mo kung ano yung pinipirmahan mo. Papadala ka sa email, no chance to discuss it. Pangalawa, hindi ko talaga nakita. At siyempre, i-acknowledge na na-receive sa email. Nakalagay naman sa email, hindi na kailangan acknowledge. Alabas na yung agad kung kailangan mo na-receive eh. Wala naman sa akin yung email eh. Andun akong email, yung personal email ko. May tumitingin talaga ng email ko dito. At talaga hindi umabot sa akin. Eto sir, so ang dating sa akin, parang gusto niyo mag-file ng ethics complaint doon sa... Ang ethics complaint, dahil sa walang masama na hindi kami pumirma. Pero yung pinalabas nila, na napakasama namin dahil hindi kami pinapirma. Actually, sir, in an ideal world, I would agree with you. Pero parang, syempre, isipin natin, sir, na may isa ka pang pending na ethics complaint na sinubmit. Tapos isa pa uling ethics complaint. Would that be, stretching your forces too thinly? No naman. I said, sinasuggest ko is, Senator Soto, dahil napakasakit ng sinabi sa kanya, rapist. I don't even want to say it here. Yun ang hindi maganda talaga yung sinabi. It's very mean. Sa akin rin, mean. Pero sa akin, parang putik, binato ka ng putik. Matutuyo yun eh. Pitikin mo, mawawala na yun. Pero still, the very fact that a fellow senator would do that to another senator, na, I'm not going to say this, with the intention, I don't know whether he had that intention, pero yun ang lumalabas. Na papalabas nila, nasasabihin nila, oh, napakaganda nitong resolution na ito.
ba't hindi pumirma itong ito? Ito lang ang pumirma. E di, talaga, it put us in a bad light. So, sir, ito po, hindi po ba ang stance nyo, bale, ano, parang ethics issue ito? Tapos po, ang stance naman po ng ibang senador, parang kailangan para public information and media. Because where they're coming from is almost saying, dapat may control ang mga blogger. Yun ang gusto lang palabasin doon. Sa akin, it's freedom of speech. Cinderella ang freedom of speech. What's freedom of speech? May limitation niya. Kailangan accountable ka sa sasabihin mo. At within the realm of ethical conduct, no? Eh kung bastusan na, hindi naman maganda yun, di ba? Sa mawawalan ka rin ng following. Kung kayo, sir. Pero ako, pagka sinabi mo ng ethics, dahil ito yung conduct ng isang tao na napapalabas ng masama, na hindi naman dapat gawin yan. Dapat, everybody, we are gonna sign that. Ba't mo sasabihin, papalabasin mo, ito ang proposal, hindi po mayroon ito mga senator na ito, ergo, masamang tao ito mga ito. Ayun. Sir, ito po. So, napag-usapan na natin yung accountability ng mga bloggers. So, bukas po, magkakaroon ng Senate hearing tukol po dyan sa... ito po, irony dyan na lahat na yan eh. Itong Senate hearing, mga friends, ang basis nito, tatlong resolution, isang Senate bill, at saka isang tambak na manifestation. Yung tatlong resolution, ang nag-file, mga taga-LP. Tapos ngayon, ang madadali, mga... pro-LP na mga vloggers. Oh, eh, mukhang halata lang lumabas na gano'n. Panay pro-LP vloggers eh. Panay galing sa Office of the President nung panahon ni President Aquino. Yun ang balita ko, lumalabas, di ba? So talaga may political element talaga dito. Ano siyempre? Sana magsabi ka na, kami dito, kami sa side na ito. Sabihin mo na, huwag ka na nagpapanggap. Ito sir, kunwari, ito may balita ko. May isang senador nagsabi sa akin, a-attend raw bukas si Mr. Edward Angelo Cocoy Dayaw. A-attend raw bukas. Kunwari sir, pinaupo siya sa harap mo. Ano tatanong mo sa kanya? Siya daw allegedly may-ari ng mga site eh. Well, it is your right to do it, pero huwag kang magpanggap. Alisin natin ang maskara mo. At huwag kang magpanggap. Dahil pagka nagtatago ka, ibig sabihin nagsisinungaling ka. Ayun. Diba? Oo nga naman. Eto sir, mas mahalagang tanong. Totally unrelated to. Eto man ang tanong mahalaga yan. Tanong to ano? Tanong kasi ito ng reader, kaya mas mahalaga to sa tanong ko. Kasi pag nagalit sa akin mga reader ko, iiwanan yung page ko. Hindi lang, joke lang po. Kaya na daw po pa makukulong si Trillanes. Hindi pa, tanong po nila actually. Senator Gordon, kailan ba maaalis yung hinayupak na Trillanes? Puro na lang siya ngaw-ngaw. Binabasa ko sa rap verbatim ha, sabi ni Jacqueline Centeno Junicio. Puro na lang siya ngaw-ngaw. Wala namang matinong ebidensya. Nakakaumay na kasinungalingan niya at kabastusan niya sa Pangulo. Well, nasa sa Ethics Committee yan. Sabi ko nga nung ako yung nagsalita sa majority, wala ako. Ito, as God is my witness. I never asked. Wala akong sinabihan ako. Kaibigan ko, si Mix, kaibigan ko, si Tito Soto. Lahat siya kaibigan ko yung nasa majority. Same siya katabi ko. Wala akong sinabi na, i-ethics natin si Trillanes, pumoto kayo. I told them, wala akong kinausap sa inyo, but this is definition time. Ano ang kaibahan nito? Pagka tayo, makikisama tayo, nakasama natin yan, huwag naman natin parusahan yan, kasama natin yan. Paano rin tayong inaakusahan natin yung mga polis? Eh kasi magkabaro kayo eh. Kaya ayaw niyong parusahan yan, magkabaro kayo. Ito ay definition time na isang senador na kahit na mapait sa kalooban mo, kahit na kaibigan mo, doon mo sasabihin sa kanya na kamali ka, etong ipapataw sa'yo, tanggapin mo. Eh, sir, pinanood ko po kasi yung, hindi ko pinanood, nakibalita ako sa hearing. Kasi for some reason, wala nag-Facebook Live nung lichak na hearing. Hindi ko na alam kung bakit nila hindi pin-Facebook Live yun. Meron nga po akong meron po akong hunch eh. Ito po eh, mula lang sa isang source. Alam niyo po ba, meron isang radio station, lahat ng breaking news nila, puro Trillanes galing. Puro Trillanes. Alam naman natin yan. So parang, something fishy. So, nagtataka nga po, maraming tao, ba't hindi tine-revise na malawakan yung case ng Trillanes? Pero, sa tabi muna natin yun. Meron, pagkatapos po mas ma-found out na may sufficient form and substance yung kaso. Di ba meron 10 days para mag-reply si Trillanes? Naka 10 days na sir, anong nangyari na? Humingi siya ng 20 days.
Ang binigay sa kanya 10 days. October 4. Ang deadline. Dapat, ano ba date ngayon? 4? Ano na ako yun? 3. Bukas. Bukas ang deadline niya. Na mag-file ng reply. Mag-reply. Okay, so assuming po na nag-file bukas, ano po mangyayari next? Ipapakita sa akin yan. Kung sasagot ako, sasagutin ko yan. Kung meron siyang sinabi sa akin na counterclaim, sasagutin ko yan. At tapos ibabalik namin yan. Tapos magdi-decision na sila. Sasagutin niya ba? Eh, hindi ko alam kung ano sinabi niya. Wala, butuhan na agad. Maraming mga kusapan ba ito? Hindi naman ganun eh. I respect our senators enough. Na kung yun ang gusto nila, walang kasalanan. Eh, I cannot force myself upon other senators. Eh, ako, malino ko, hindi ko pwedeng ipilit yung gusto ko sa iba. Sa tingin ko, pagka nag-aalipusta ka ng tao at maraming ang ginagawa, hindi lang ilang beses, ang buong karir mo sa Senado, eh, panay ganyan, eh, dapat, we have to act because we have to protect the Senate. It is not personal. Ang senador kailangan umaksyon ng matino. Hindi pwedeng kahit anong bato mo, kala mo ikaw na ang dapat sabtuhin, murahin mo yung kapwa mo, senador. Pwede yun. Patayin mo yung mikropono, agawin mo yung mikropono. Kaya nakita nyo nang hinawakan ko yung Justice Committee, kailangan tumayo ka. Hindi na pwedeng agawin basta yung mikropono mo. At talagang, sinabi ko, 10 minutes. Ayun. And sir, ano po eh, nung final yung ethics case, maraming Pilipinong natuwa. Totohanan naman yun. I understand that. Pero marami din nagtanong, bakit ngayon lang? Walang nagtapang yan. Kasi, alam mo, sabi nga ng iba sa akin, buti nakatagpo siya ngayon. And sinabi man ako, pareho lang kaming tao. Yun nga lang, hindi ko talaga papabayaan na aabusuhin ang pagkatao ng committee. Sasabihin mo naman, committee di absolto. Eh, mahina nga ang konti, di nga mahina ang pag-iisip eh. Sabi niya, sinabi ko sa labas yan. At sabi ko din, kinahabog ko ngayon yung kinol ko to order ko yun. Kung ano sinabi mo ngayon na, committee di absolto, di talo siya na dali. Dalawang beses na sinabi, outside and inside. It doesn't matter whether you say it outside. Pagka ini-insulto mo isang committee, mangyayari yan. At saka, alam mo, nag-apologize siya ng una eh. Nung nilabas na si Matubato. Opo. Pero mo, pinagpuyatan namin yan. Pinagpuyatan namin lahat yung kapulis. Sila lahat ang nag-imbita noon, hindi kami. Sabi nila, meron daw ang squad. Lahat tumanggi, pati yung si Las Cañas tumanggi. Eh, nagkaroon na siya ng spiritual experience. Yeah, spiritual renewal. Nakinabog pa yung levels ng renewal ni Senator Pacquiao. Pagkatapos. Diba? Pagkatapos. Nung tawagin na si Matubato, nasaan? Eh, pinauwi na around ni Senator Tillanes. Yun yung nag-hysterical si ano. Eh, kinat ko naman. Ako sir, greatest hits ko yun. Nag-2 million hits sa akin. Hindi naman dapat. Kasi kung talagang palayas ka, kaya mo magsama. Ako yung ugali ko eh. Pag-aharapin ko kayo, yan. At nung testigo nyo, sabi, hindi ko yan. Nung masabi ng lahat ng testigo, wala sa kakampi, itinago na nila. And then later on, 3 months later, December, sabi, nagbago raw. Eh, nagbago na noong July eh. October, lumabas si Matubato. Nagbago na si Las Cañas. Napilit nila si Las Cañas magsabi ngayon. O tamo kay Ping Lacson, wala rin nangyari sa kanila. Kaya natatandaan nyo, hindi ko tatawagin yan. Nagsinungaling na sa committee yan. Binabastos na sinabi niyan. Hindi ko na hihihir yan. Ako lang ang tumayong na lang. Eh sir, ano sabi ni Senator Leyla de Lima? Sinasabi daw na mob rule daw yung pagtawag pag ano pag call mo na i-expel sa Senator Trillanes. Ano po yung comment niya doon sir? Well, I cannot blame her because she natanggal siya eh. Nasa man loob niya eh. So, naiintindihan ko yan. Totoo, sir, nabalitaan niyo pa to. Ito, chismis lang naman. Pero, from a reliable source from inside Krami eh. Alam niyo ba sir, magkatabi daw sila ng cell ni Senator Jinggoy dati. Hindi ko alam yan. Magkatabi sila doon sa custodial center. Tapos pag naiinip si Senator Jinggoy daw, di umano, minumura niya si Leyla de Lima. Hindi naman. Hindi naman siguro. Kinagano daw. I don't think Jinggoy is like that. But anyway, I hope he doesn't do it. Pero nakawala na sir. May out on bail po yan. So congratulations, Senator Estrada. I wish you the best. Ay, ito sir. Noong pong final nyo yung ethics complaint laban kay Senator Trillanes. Sabi niyo, you're confident that you have 14 or more senators? Tinatanong nila, doon naman dito. Hindi lang ako, galit ko, hindi ako nagpupunta sa mga reporter. Interview niyo ako. Hinaharang nila ako. Mm-hmm. At sinasabi ko, hindi ako ang papa-interview. Sige, si papa-interview ko ngayon. Gusto niya.
Okay lang namin yan. Siguro maybe may 8, may 10, may 14, siguro hindi ko alam. Pero kinuha nila yung 14. You know, we have 17 in the majority. Siyempre, ang sabi naman ni Senator Tillanes, in fairness to him, sabi niya, maswerte na siya kung makakuha siya ng tatlo. At hindi magpa-file yan. Sabi niya gano'n. Eh, nung nag-file ako, nagulat siya. Nung nag-file ako, sabi niya, maswerte na makakuha siya ng tatlo. Eh, sabi ko, nagbiro naman ako. Pag nakakuha ko na lampas ng tatlo, maglasong ka, ha? Hindi naman. Eh, nakakuha ako, lampas. Wala, lahat sila, lahat ng committee, bumoto na dapat i-file. At meron sufficient informed substance. Oh, ito sir, sabi ni Francis Ann Lim, sa buong buhay mo po, may nakilala ba kayong tao na kasing devoted ni Senator Trillanes? Devoted sa ang sa devoted sa paninira sa isa pang tao. Ano mo? Ito talaga, meron siya talaga ng weird na kung righteous na wala sa lugar eh. Meron niya eh, no? Parang hindi nakatikip ng gatas ng ina eh. Parang ganun yung dating sa... Pero niya, saltik na sa yan eh. Totoo yan lang. Totoo, believe it or not, sinasama ko sa prayers ko yung mga nagkada ng tao eh. Sana mabig kasi na yun, no? Sana maluwa, sana maluwa. Ano po, matuto naman, bigyan niyo po na liwanag. Alam mo, iba ako, interview mo ako. Ang dasal ko, maliit lang. Lord, give me the wisdom. Give me your wisdom and your help me. Yun ang sabihin ko. At saka patience din, sir. Isang lang sasabihin niya. Pagka iba naman ang kalahama ko, Lord, give him the light. Show him the light. Para naman tumino. Eh mukhang... Hindi sir, sabi ko, dasal ko doon para kayo tila, Lord, show him the way out. Hindi, but I had to because nakipag-ayos siya sa akin, bumaba siya. Ayan, saksi ito mga staff ko. Sinalubong ko siya, pinaluyo ko pa yung staff ko para hindi siya mapaya. Okay, kumuha ng litrato, akong gano'n, at ayaw ko mapaya, kapwa ko senador. Nakiusap si Senator Pimentel, pumayag ako, pagbaba. O sabi niya, hindi na ako kukuhan ha. Tapos na tayo ha, hindi na tayo mag-aaway, hindi na ako magsasalita. Ang ganyan, hindi na ako... Eh, ang ginawa niya paglabas pa lang eh. Yung pala, nag-interview muna siya, tinignan niya muna ako. Ha? Oo, tapos nung ganyan, sabi, nasabi ko na yan eh. Kasi wala na yan, awa. Eh, pagkatapos eh, bumanat na naman ang bumanat. Sabi ko ha, may kasabihan sa wikang English, lukuhin mo kung minsan, mahiya ka sarili mo. Lukuhin mo kung dalawang beses, nahihiya na ako sa sarili ko. Ayun, you fooled me once. Shame on you. Fooled me twice, shame on me. Eh, hindi naman ako papaloko. Kaya, tinuloyan ko siya. Ako pag sinabi ko, gagawin ko. Ito sir, medyo magiging speculation yung magiging sagot eh. Pero, ala, curious na ako sa ano pananaw ninyo. Kasi po, sa buong talambuhay ng Senado, ngayon pa lang nakita ng Senador na ganitong level yung lakas ng loob eh. Ikaw, walang pumipigil sa kanya dati eh. Bino mo, pinaaral natin yan ng taxpayers' money. Nag-aaral siya, libre uniforme. May sweldo, may allowance. 2 million a year ang bayad sa isang kadete. Ng PMA. Oo, para mapaaral yan. Pagkatapos, nag-take ng oath yan bilang kadete. Pag-graduate na, officer ka kagad sa empleyado mo. Opo. Ensign ka. Pagkatapos yung maging ensign, anong gagawin mo? Ano yung ensign? Ensign is parang second lieutenant. Mataasan agad dyan? Oh, Navy siya eh. Mm. Eh, pagkatapos nun, imbis na gawin niya yung karir niya, eh anong ginawa niya? Nag-kudeta siya. Meron pa akong alam dyan eh. Ang kinukudeta niya, hindi lang nakakakuha ng tamang botas yung mga sundalo, may corruption. Eh, nagsabi sa akin, hindi ko nagagamitin sa kanya yan. Dahil tungkol sa pamilya niya yan, hindi ko nasasabihin dahil hindi naman kasama sa away namin yung nanay niya o tatay niya. Pero nabalita na po yun. Okay, makilala sa alam na nila lahat. So. Ah, hindi ko lang sabihin yan. No? Pero ang gusto ko lang sabihin, eh, nag-kudeta siya. Ano masakit sa kanya, nag-kudeta siya. Hindi niya pinanindigan eh. Nagdaka ng bala, dinala mo lahat yung mga tao. Ha? Sinira mo yung hotel, sinira mo yung tourism. Inubos mo yung wine. Tinangay mo yung kubiertos. Pagkatapos. Hindi ba totoo yun? Oo. Yan ang sabi namin. Eh, pagkatapos eh, sabi mo, oh, sige, balik na tayo sa kampo. Pinatawad ka. Tapos kinasuhan ka. Tapos tumakbo ka. Nabola mo ang tao. Nanalo ka. Kahit na paano. Kaya nakaupo nung araw yung kasama ka doon sa presidente nakaupo eh.
Eh pagkatapos nung manalo nga, anong ginawa mo? Tinira mo na naman ang tinira lang. Kudeta, pati sa ano pa si Senator Uribe? Pinipilit ako, sige na Dick, payagan na natin. Makabalik. Nagbalik siya dito sa Senado, dahil okay. Nakapuro siya. Sabi namin ni Senator Uribe, hindi kami papayag. Yung nga sinabi ko, pinaharol yan. Dahil dapat alam niya yung accountability niya. Sige na, bigyan natin ng electronic yan para makakapagsalita. No, the rules say he must be here sa Senado. Hindi pwede doon sa Selda. At ay, parang mo, teleconference? At, oo. At alam mo, siya ang pinakamalaking ginaso sa mga senador habang nakakulong. Biyahe. Nagdamakmak nga daw ang consultant niya. Hanggang mga driver daw po consultant. Ano well, ba yun? Eh, di ba nakakayari nakakulong ka? Laki ng gastos mo. Eh, ikaw ang pinakamalaking gastos. At tap-tacher siya palagi doon. Ano ang ibig sabihin niya? Tapos nagkuna naman siya. Inaway niya pa si Binay. Tapos, nung dahil hindi siya sinuportan, binawian niya ngayon si Binay. Si Enrile, binawian niya rin. Nasinagot-sagot niya ng pabalagbag na sinabi sa kanya rin, eh, ayun sa South China Sea issue. Oh, South China Sea issue. Alam mo, ang sabi ko doon sa... Ay, mo, hindi naman matay si ano doon, ha? Si Ambassador Brady. Brady, oh. Okay. Ito pa. Alam mo, nasa constitution niyang territory. Sumusumpa kami na pagtatanggol mo nang walang kukuha ng territory. Abe, sabi niya, wala nang may gusto niya. Sinabi kaya na, kaya halos may matay mo tayo si ay, Ambassador Brady. Ito, chismis sa akin, sir, na matagad sa DFA po kasi ako consultant. Oh. Dahil ibang mga ambassador doon, nagchichismis sa akin. Oh. Oh, ito daw yung rep ng China. Ito si Trillanes, ay sa tabi si Brady. Ang Trillanes, nagkukwento sa rep ng China. Ang Brady hindi makapaniwala. Oh. So, nakupo si Garbara siya, ganun na yung dating niya. At sabi niya, huwag ka mag-notes. So ang dating nga ma'am, sir, yung pinipigil yung hirap ng loob ba? Oo, kaya this is it. Alam ko yung ganda araw na-attack. She's a very good ambassador. Yes, you are. She is. Very respected. Babae. Sabihin mo, huwag kang mag-notes. Sabihin mo yung Secretary Del Rosario, who's a very dignified man. He's a traitor. Aba, that's an ethical conduct. At pinadalaan na padala sa iyo, si President Aquino na nag-appoint kay Secretary Del Rosario. To say that he is a traitor, this Secretary Del Rosario, kahit na in-appoint siya na siya natin, hindi naman ako nagpo-politika na gano'n, he would go to Libya para ilabas yung mga tao. Mm-hmm. He would go to areas na talagang delikado. Siya lang ang Secretary po ang may gumawa nun. Tapos sasabihin ng isang tao na lagko dito na dalawang beses, ako sumuko, sabihin mo, traitor, abay na nahagip siya ni Senator Rile, dinibati siya ng dinibati, anong ginawa? Walk out. Walk out. Eh, yung pala nagturo kay Senator De Lima, eh. Kung kaya tataang ako sa natutunan, sandali lang, doon po sa 7,000 na nanonood ngayon. Hoy, libre naman to, share nyo naman. Yan lang po. Okay, so ano po, next question. Sa palagay niyo po, kung halimbawa bukas, mag-file na siya ng reply niya, tapos mag-file kayo ng reply niya, ganong, kasi po, curious yung mga tao eh. Kailangan mangyayari yung ethics case. Ang tagal eh. Hindi ako nagpipilit sa mga kasama ko, pero dapat ito. Sabi ko nga, definition time. Na mag-meeting kami, wala akong kinausap sa kanila. Okay. Nasa sa inyo yan kung magdidesisyon kayo. You will draw the kind of Senate that you want. O ito, ugali natin sa Senado, nasa inyo yan. Paabaan tingin sa atin ng tao, nasa inyo yan. Dapat bilisan. Yan ang inaangal natin sa husgado natin. Mabagal. Hindi na kukulong yung mga taong dapat ipakulong. Kaya dapat, kung ilang hiningi natin, ipakita natin. Kung kabaro natin yan, dahil pareho senador at kinampihan mo, dahil kasama natin senador yan, misto lang, pareho tayo, kakosa ng isang bilanggo, kakosa mo, kabaro mo yung isang pulis, huwag natin palusahan. Dahil magkabaro tayo, magkakosa tayo. Mali yan sa tingin ko. Yun lang naman akin. Naiintindihan naman ko naman yun, sir. Pero ganito, 24 in theory ang mga senators. Nag-resign na si Senator Alan Cayetano. Yes. Naka-detain yun si Senator De Lima, so hindi siya makakaboto. Yes. Presumably si Senator Trillanes hindi makakaboto dahil siya yung subject ng complaint. Tama ko ba? Alam mo naman pero pwede pa rin siya. May ethics yan eh. Gusto siyang bumoto, bumoto siya. Ah, so hindi forced na ano? Hindi dapat bumoto, pero bumoto siya yan. Eh, kayo ba sir, bumoto kayo? Oh, definitely. Ako nag-file. May karapatan ako eh. So okay lang. So, ang two-thirds po neto, this is size pa din. Oh. So, that is a time. Challenge pa rin ito, mga friends. But this is not the first time.
Okay. Yung lang, si Congressman Ismeña. Talagang pinarusahan talaga. 17 months? Oo. Oh, si Abilino. Ginamit niya yung pera ng Senado, dinala niya sa Samar. Hindi siya dapat mo. Pinilalay siya. Sa ibang bansa, ganyan rin yan. May na-expel na ba before? Wala pa? Wala kasing expulsion eh. Walang expulsion eh. Noon eh. Pero, may suspension for the remainder of the term. Meron ngayon, isang congressman, na-pwede siya mag-resign o na-expel siya sa Amerika. Ah, may anytime kumaya sa Amerika. Gayahin na natin dito. Pero hindi naman ako natutuwa na gagawin ko sa kapwa ko, Senador Yan. Hindi, okay lang sir, hindi ka natutuwa, kami natutuwa. Sana dapat. Alam mo, sa pamilya namin, tulad kayo, huwag sayang. Huwag kang magsasara ng sayang. Gampanan mo lang ang tungkulin mo dapat. Huwag ka magdagdag ng masasama pang salita. At pwede ka naman mag-debate eh. Kaya nga may rules eh. Kaya nga mayroong patakaran eh. Kaya, will the honorable gentleman yield? Yun ang hindi niya ba narinig? Hindi forma yun. Talaga may kostumbre. Kung lumalabas ka sa kostumbre, inaago mo yung mikropono at sabihin mo kay Senator Cayetano, kapwa mo, Senador, kasama mo, at sabihin mo, hindi ka makakaporma sa akin. Bastos yun. Ayun ako. Eh, ikaw nagsabi yan, joke ko. Ako nang bastos ka po. Namupo naman ako. Pero sa ito, ano hindi ako makapaniwala? O edi ang lolo mo, humahanap na ng ethics case. Tapos, yung parang siyempre his life senatorial life hangs on the balance, pero binabanatan pa rin kayo ni Senator Pimentel kasi di ba lately sinabi niya na nag-conspire kayong dalawa na mag-power grab laba kay Senator Leyla De Lima para makuha yung Justice Committee. Alam mo ang sabi kay Senator De Lima, ayoko eh. Sabi ko sama ako sa boto dahil mali yung ginawa niya. Mm-hmm. Pero pag tinanggal natin niya as chairman, papayag lang ako maging chairman. Ayoko maging chairman. Puno na ako eh sa committee. Apo. Kung ipapaupuin niyo siya sa committee. Ah, so you tried to keep her in. I was the one. Sabi ko, ilagay niyo dyan. Dahil respeto ko naman yan eh. Senador yan eh. Kaibigan ko pa yung kanyang chahi na si Lilia De Lima. Laki respeto ko doon. Magaling nun. Oo, magaling yan. Medyo kawawa nga po yung chahi niya eh. Oh, eh kasi pero, magaling sa PESA ba yun? PESA. Magaling naman si Leyla, meron na dadala lang, kumisan, ang politika kung may papasok sa ulo mo. Okay. At, you know, ang nangyari dyan, totoo yung sinabi ko. At nakikita naman ninyo nung inahawakan ko na, you have, sige, go ahead, you're extended. Magsalita ka, habaan mo pa, dahil tama naman yung punto mo, sundan mo. Sir, tanong po ni Del Arms, kung ano man, gumamit kayo totoong pangalan, alam naman natin kung yung totoong pangalan yun eh. Alright, ito po sir. Ano po ang masasabi niyo sa mga alleged bank accounts ni Senator Trillanes sa board? I cannot say anything because I have no knowledge. But when the President says something, the President must know something. Because the President's position is so high and he has all kinds of sources. And ang iniintay ko naman nga, lumabas yun sa AMLAI. Yan naman yung ginamit nila kay Kasabo, lumabas. Ang katotohanan, tinira nila si... yan ang problema eh. Inappoint ka ni President Aquino. Huwag kang magsasali na porque inappoint ka, sasama ka dun sa kanyang kakampi, hindi sa kalat. Actually, inappoint siya. Hindi, see, I'm talking about Arthur Carandang. Ah, sa Carandang, si Odell. Oh, wala naman palang AMLA. Nabasa niya lang sa diary. Binigay na, hindi, nabasa lang niya sa binigay sa kanya ng media na kopya. Walang AMLA report. So, kumusta naman ang cost, chain of custody ng evidence, di ba? Hindi chain of custody na pinag-usapan doon. AMLA ang magsasabi. Kung ikaw ay may account. So pag sinabi ng AMLA na wala silang binigay, wala talaga silang binigay. Wala silang binigay. Eh, ano ginawa niya? Eh, tunawin niya lang sa dyaryo at pinailan niya ang presidente. Ngayon, ano ang mapapire mo kay presidente? There's nothing to file. Besides, even if you file against the president, dadaan ka sa impeachment. Hindi mo pwedeng sentensya ng presidente habang siya presidente. Ang pwede lang laban yan ay impeachment. Ano rin sa ombudsman? Kailangan ma-impeach siya. Ayun. Eh, kaya yun, nagsalita na maroon si Senator Trillanes, inibinibigyan na naman sa akin yung complaint niya kay Senator President Duterte. Ang sagot ko, simple lang. Ito, hindi ko pa napag-isipan ng gusto. Sa panangang pag-aralan ko sa batas, pagka pinailan mo yan, ako rin na mag-uwis eh. Parang si Bautista, constitutional officer yan eh. Pag pinailan ko yan, inambastigan ko sa blue ribbon niya,
ang susunod yan, impeachment. Pag hindi ko naman matatanggal sa Senator, si President Duterte. No, no po. So ba, papayal mo sa impeachment. Pag pinayal mo sa impeachment yan, at inakit sa Senado kami yung West, hindi na ako ba niya mag-judge dahil ako rin na nag-imbestiga. Pero sa mga rin sabi, kung gusto niya mag-file, mag-file siya ng impeachment, tuturuan ko siya. Doon siya mag-file. Kistali lang si Trillanes po? Oo. Ah, sa bagay, yung ano niya, si... Basta sa Representative Palihano. Oo, oh, kasama naman sila lang. Pagdaman niya pag-file lang yun doon. Oh. May automatic endorse na yun. Ano? Wait na, may isa lang boto ka. Opo, practically, isa lang, conjugal yung vote niya na. Isilip, ang panang gobyerno natin, ang presidente, dapat nakafocus siya sa trabaho niya. Hindi mo siya pwedeng kasuhan ng kasuhan. Pero pag natapos na siya, pwede mo na, pwede mo na siya kasuhan. Opo nga, kasi nga po, may nagkwento sa akin, marami daw na kaso na nakapila lang mga kay Pinoy, hinihintay lang bumaba si Ombudsman Morales. Ano nga, gusto kilala ko yung mga magpa-file eh. Yung kwento sa akin. Pero sikat na lang muna. Ito sir, may mga tanong yung mga readers na hindi naman ba kaya masyadong madami, dalawa lang masyadong madami. Una, masyado daw daw madami yung mga Senate hearings. Di ba, yung hindi nyo pagkakaintindihan ko na yung issue ni Trillanes halimbawa. Yung mga yakil, De Lima, yung nag-hysterical, Senate hearing lahat nangyari yan eh. Hindi po daw ba masyadong madaming Senate hearing at masyadong konti na ipapasang batas daw ng Senado? Ay, ako eh, hindi nila ako ma-accuse na yan dahil ako, nakapagpasa na ako ng batas dyan. Sa Ombudsman, ginamit yung investigation ko sa CTE laban sa ilang mga congressman. Kaya ako, masinop yan eh. May tatanong yung sa staff ko rito hanggang ngayon, pinaplano siya kung maigi yung resolution namin dun sa droga dahil napakabaksik nga. Imagine yung pintuan ng bansa natin mismo, dun na dinadala yung droga. Dahil nahuhuli na siguro sila sa mga bayan. So ngayon, para mabilis na sila, hindi sila mahuli, dinadala na sa customs. Nagbabayad sila para makapasok. Kaya talagang hinahagupit ko talaga yan para mahuli at tapos na yung report dyan. Eh sir, may lumabas na news report, kayo, sabi niyo daw ilang mga korte, yung parang hindi nila inactionan yung mga requests para i-destroy yung mga drugs? Mayroon mga korte yung ganun, pero ang totoo niyan, yung korte yung sinabi sa amin, mali yung sinabi sa amin ng ombudsman, na mayroon ng order. Pinuri ko nga isang korte sa Venezuela dahil ang bilis eh. Pero doon sa San Juan, hindi pa lumalabas yung order, di umano. Lumabas na pala yung order according to Juan. Kaya sabi ko, if I have to call him here, I will break protocol. Pero nasabi sa akin, at nag-usap pa kami mismo ng Chief Justice, Kako, I will, sa bukas, sasabihin ko, mali yung NBI, I apologize to this judge. Pero ano ko mag-apologize, ha? Nasabi kong ganon, hindi ko naman sinasadya yan, dahil mali ang information, I will clear him. But I will go after the ombudsman and the NBI for saying, hindi nasusunog. Bukas, ang pag-uusapan namin, ilan ang nasusunog yung droga? Dahil ang rule, 24 hours, pag nahuli, ipa-file yung, isaminin yung droga kung droga talaga. Tapos within 72 hours, dapat yung judge magkakaroon siya ng inspection. Dapat sabihin niya, oh ito, na-inspection ko na ito. Pwede na sunugin yun within 24 hours. Okay. Ano nangyari, hinihintay nila lahat. Hindi pwede kailangan yun. Parang nare-recycle, baka nabibenta pa yun. Yung ayaw natin. Kaya huwag ko kayo mag-alala, pakayo ng Senado na mag-imbestiga. Masama yung nag-iimbestiga nang walang report. Nang walang pinapayal na batas. Ayun. Dot sir. Kaya yung mga pasapano, hindi pa tapos. Kailangan. Wala na ko yung mga pasapano na yan. Closure. Kaya si Grace, sabi ko kay Grace, makikirangan ako si Grace dahil hindi niya naman inaprobahan pa yung report mo eh. So bukas pa yan. Kaya ako, para magkaroon ng closure, gusto kong imbestigayin yan. Pero hinihintay ko lang ang panahon na kuminahon lahat dahil dapat yan malinaw kasi may epekto yan dun sa MILF, may epekto yan dun sa Marawi, hinihintay ko lang matapos lahat yan. Pero dapat may managot na matay ang mga sundalo at walang kalaban-laban, hindi porque binayaran mo, katarungan na yun. Ito sir, ito po ay medyo masyadong direct na tanong na medyo alam ko na yung sagot, pero kasi ganito kasi nararamdaman ng karamihan ng mga readers ko eh. So, patuloy nyo na lang po yung tanong. Eto, patuloy nyo na lang. Kasi obvious yung sagot eh, pero kailangan talaga nilang marinig lang mula sa inyo eh. Hmm.
Bakit di matibag-tibag si Trillanes at pinababayaan lang lumawa ng lumawa at manira sa presidente at ibang senador? Bakit ganun? Hindi na ngayon. There are ethics cases siya. At natutuwa niya, may ethics case pa siya sa dalawang justice na hindi gumagalaw sa ethics committee. Dapat may nagpa-follow up noon na nagsinungaling siya na sinabi niya tumagap ng pera yung dalawang justice. Eh galit na galit yung mga justice ng Court of Appeals. Yun, pag lumabas siya, baka may kaso pa siyang dapat harapin. Kung dahil pala ng problema, ano? Pero ito po, speaking of removal. Yeah, pero dapat din hindi natin si Trillanes. Magkakasakit siyang pagka hindi kakahulo. Pero kung sa makikita naman, di ba kayo nakakalata? Pagkatapos magtanong yan, akala mo nag-a-attend. A-attend lang yan, tapos lalabas. Ah, ganun ba? Oo. Pupunta na kagod sa media yan, magkasalita na doon. Yung nag-away kami? Parang may kota, ano? Yung nag-away kami? Aba, dinala niya yung mga media. Wala ako sinasabi na binigyan niya yung media. Dahil mahal na mahal niya talaga yung mga media. Gusto niya yung kausapin palagi at pinagbibigyan siya. May konting pagkukulang tayo dyan. Dapat, pagkaalam naman natin ang babasos na o maliiba yung ginagawa, huwag nang patulang masyado. Huwag naman, hindi po kaya makaka-rating tayo, okay lang ang okay. Eh, huling-huli eh. Hindi ko naman pinasundan, nasundan eh. Nakita nung isang tao ko eh. Eh, pinagbintangan pa ka na pinasusundan yung, okay, magalala. Sinabi ko, harapan namin siya. Alam ko, pero okay magalala. Wala akong sinasabi, hindi ko kayo inuusgahan. Pero ganyan si Trillanes. Tuwing matatapos, magtanong yan, lalabas yan, maghahanap ng media yan. Oh. At naghahanap ng pansinin niyo naman ako. Diba? Yan lang ang kanyang kapital. Ito sir, ito yung isa sa mga paboritong issue ni Trillanes, diba? Yung alleged ill-gotten wealth ni Pangulong Duterte. Tapos po sir, ang issue dun ay bank accounts, diba? Oh. Tapos ang problema lang niya, Excel sheet. Na pwede invento yun ng kahit sino. On the other hand, heto si Andy Bautista, nakabuyang yan ang mga passbook. Hindi niya ginagalaw. Tapos po, na-dismiss lang. Ano po ba nangyayari sa Pilipinas, sir? Ba't nag-aaral tayo? Hindi pa tapos yung kay Bautista. Information, hindi pa tapos yung kay Bautista. Di ba insufficient informed out? Sa impeachment. Pero meron pa siyang pananagutan sa Blue Ribbon. Kung dadating sa Blue Ribbon niya, ma-investiga siya. Meron na po ba resolution about it sa Blue Ribbon? Alam mo, natapatin ko kayo. Alam nyo, kapitbahay ko yan eh. Sinabi ko kay Senator Soto, ayoko naman yung kapitbahay ko, nakikita ko, tapos investigin ko eh. Tapos eh, kung neighbor dami, gusto kong ito eh, pinag-uusapan kami. Pero kung niya nang ibibigay, wala akong magagawa. Di ba? Pero narinig niyo ba doon sa hazing? Di ba? Hindi ko naman nakita sa hazing eh. Ewan ko, baka wala ako nung dumating siya. Baka ano press con din. Di ba? Basta Duterte, yun ang kanyang ulam palagi. Talagang... Oo nga, parang ano... Parang typewriter niya, may isang pindutan pang Duterte lang yun. Ang masama sa kanya, pipilit niya palagi yun, nasasabi niya. Tao ko ni Duterte, ano pa webe niya? Eh, hindi naman ako tuta na... Sagot na, yung nga sabi ko nga kanina eh, ako eh, sige na tawag mo akong tuta, yan ang pag-iisip ko nga, sa respetado ko. Pero pwede ko masabihin, parang may mga tao rin dito, kahul lang kahul, parang may rabies, asong ulol. Di ba? Ano ko sir, yung sa amin... Ayoko sanang ganun, pero ang totoo niyan, pag inisip mo yan, yun ang kanyang kasabihin niya, oh, yung kakahunin ka niya eh, committee di absurdo eh. Sino ba na absurdo? Ito, wala sir. Pa naman eh. Ito sir, ang obvious dyan, si Senator Trillanes, ina-atake lahat ng kaalyado ng administrasyon. Okay lang yan. No, naiintindihan ko okay siya, lang eh. Baka makasakit eh, baka hindi makapang-atake. Diba? Hindi sir, kasi ganito, iniisip ko, what does he have to gain after doing all this? He wants infamy. Fame. Or rather, I'm sorry, not infamy. Fame. Pero kaya nang bahala. Fame mo. Kaya nang bahala. Kaya nang bahala kung gusto niya sabihin. But ang totoo niya, eh, meron kaya nagsususi? Yun nga eh. Sino ba lang kamisi sa kanya? Pinoy. Oh. I rest my case. Alright. Alam mo, lumabas yung isang araw. Para sa ano ba naman? Yung fake news na lumabas na tinira kami lahat ng pito kami. Opo. Sino nga nagpapalabas doon? Sa galing?
Ito, ito na. O, oh, sasagutin mo lang ako. Ano mo tatanong? Daya mo lang. Sasagutin ko nga yun eh. Oh, sige. Ito na. Ito, may maraming website. Oh. Ang may webmaster, si Kokoy Dayaw. Oh. Kasi na-trace ko sa propinoy.net. Oh. Si Kokoy Dayaw, siya yung editor-in-chief at founder. May ka-partner siya. Ang pangalan po ay Terol, ang apelido ay Terol Gelsita. Ninya Terol Gelsita. Hindi ko alam yung sinasabing pangalan. Kasi dating tayo dyan. Tapos po, ito, co-founder at deputy editor. So basically, sila yung dalawa tao behind it. Si Ninya, communications officer ni Bang Aquino from 2012 to 2014. At at head communications din ni Senator Kiko Pangilinan. Siya rin ang nag-organize ng 2010 Liberal Party Senatorial Campaign. Siya rin ang comms ng Bang Aquino Senator. Liberal Party is all over her face at pinsan siya nito. Hindi na nagal. First cousin. So, ano po? So, assistant, naloka nga siya kanina umaga, sir, sabi sa akin. Kasi nung nagpipinso ko. Nag-o OMG. Hindi ba yan? Hindi na siya ba nang magpipinso? No, pero hindi, okay lang, sir. So, ang sinasabi ko po, balik tayo lang sa issue ng 7, yung pito ko yung hindi kuno, eh hindi pumirma. Eh, sino nagpalabas na? Siya? Hindi ba nagpalabas eh, dating mga galing sa presidential Office of the Presidential PCOO. Presidential Communications Operations Office. Di ba? Di ba? Ay, nagko-connect-connect na sa akin, sir. Okay, magkakaroon po ka ng bagong article mamaya. Ibig sabihin, doon lumalabas, doon yung makikita na akala mo solo independent yung lumalakad. Pero politika pa rin eh. Talagang nambabatuhan pa hanggang ngayon. Hindi pa nila matanggap. Pero hindi niya napansin, sir. Di ba ang tumira sa inyo, Silent No More, sa inyong pita? Tapos, yung Pinoy Ako Vlog, tinira rin kayo. Pero pareho yung angle ng tira eh. Alam mo na parang same yung talking points. Iba lang ng konti yung wording. Ay, ba't nakatawa pa ako dahil tumitira sila? Hindi totoo eh. Pero hindi, talaga rin kumukumpas eh. Magkakabaw, nagkukumpas sila. Kasi sila, ang kanilang dali, eh, parang si Goebbels. Joseph Goebbels. Opo, yung big lie technique. Oh, big lie technique. A lie when repeated often enough becomes the truth. Good. Oh, yan ang paniwala nila. Babasa po ako. Alright, next. I believe ako sa'yo. I don't even have the quotation. Thank you, Araneta. Okay, next. Ano? Sino Araneta? Araneta ko yung video. Ganun na, yung sir, yung pagkatapos ka mag-concert, sasabihin mo lagi, thank you, Araneta. Gaganon ka. Ayun kasi, ano, Judy Araneta. Pagkaibigan ko yun, amay dyan. Ay, the nice woman. Amay dyan, nice lady. Ito po, ano na po, ay ulit-ulit kayo, ano na po yung update dun kay Trillanes? Pang 500 tanong na yan. Ibahin nyo yung question, tinanong na natin yan. TPE, invitahin ba si Kokoy sa Senado? Opo, lilito daw siya bukas. Dali lang po sir ha, hanap lang ako ng related. Ito po sir, meron daw kayong suggestion na magpasa, parang magpasa ng law to ban hazing. Tama po ba yun? Yes, kung sinabi ko ngayon, pa, sa opsyon. Eh, kaya lang sir, eto problema. Hindi ako nagpo-propose, may mga ibang magpo-propose na. Okay, yun. Ako ba, iba na hising. Paano niya implement? Hindi, ang nakalagay kasi sa batas, parang pinapayagan yung hazing sa Section 2, provided may permission yung eskwela. Eh? Dapat wala talaga. Wala talaga ng physical contact. Dapat. Walang pay, walang hazing. Yun ang, patingin nga yung batas, nakalagay yun, nakalagay doon. So dapat, maalis yan. At nakita naman ninyo kung ano nangyari doon sa hazing. Ang fraternity, wala naman masama dyan eh. Matulad nga sinabi ko, kung matino ang tuturo ng fraternity, huwag kang susunod kung masama yung pinapagawa sa'yo. Eh, pag masama na yung pinapagawa sa'yo, nananakit ka, eh, malis ka. Yung Sanin Loco, chairman ng student council ng UP, member ng Alpha Phi Beta, bausay na fraternity yan. Noong nagkaroon ng hazing, may namatay, nag-resign siya. Kumapit sa akin. Sabi niya, Papa, I think I should resign. Mm-hmm. Sabi ko, that is your judgment. Ako, hindi mo kasalanan niya. Huwag kang mag-resign. Yun may kasalanan dapat. Pero malakas ang kanyang sense of honor. Na yun ang kanyang sense of honor. Nag-resign siya. Pero ang by better, maraming naging magaling na senador dyan. Maraming rin naging na mga leader dyan. So, hindi yung fraternity, yung mga taong pumapasok dyan. Ang siyang dapat natin sitayin. At pati yung eskwela, dapat meron silang hawak na malalaman nila kung ano nangyayari. Hindi ba sir, abogado kayo? Yes. Eto, kailangan ko lang po ng legal advice. Meron po akong hypothetical case. Mm. Okay, may hypothetical case ako.
So meron po akong isasampang kaso laban sa isang tao, heinous crime. Tapos po meron akong tatlong witness. Mm. Tapos takot ko baka yung witness baka biglang mawala. Mm. Tapos bigla ko na sila dinampot, dinago. Tapos po yung tatlong witness minor de edad. Nag-kidnapping po ba ako o hindi? Tinago mo yung witness. Hypothetical case naman, di ba? Tinago mo yung witness? Tinago yung witness, eh minor de edad, so wala pa sa age of consent. Hindi naman nagpaalam sa magulang. Kidnapping po ba? Wala akong pinapatamaan ito. Hypothetical case lang po ito. No comment, ni Bernardo naman eh. Pero po sir, pag yung ano, bigla na may nag-text sa akin, po pwede po ba? Hayaan mo na nga. Ito po sir, mga messages. I love you na lang ako na, I love you. Diba? Pero mahirap, mahalin yun talaga, nangangagat eh. Diba? Oh, po, Diyos ko, yung senador na yun, medyo kulang yun sa am. Sumobra sa am, ano. Diyos ko. Alright. Sir, sabi po ng isang leader ko po, si Bacon. Senator Gordon, thank you po sa suporta sa Pangulo. Sir, pwede po ba magawa kayo ng batas about sa mga cancer patients, lalo na sa mahihirap natin mga kababayan? Kasi masyadong mahal po daw ang gamutan. Tama yan. Alam niyo ako, member ako ng Philippine Cancer Society nung bata ako. Nalulunan lang talaga ako sa Red Cross. Pero sa Red Cross, tumutulong pa rin kami. Kahit na paano yan. Tutulungan doon sa Philippine Charity Services at lahat dyan. Pero talagang mahal ang gamot sa cancer. And the best way is really preventive. Yung diet, ingatan nyo. Hindi ko alam kung paano ko tutulungan. Then, ang dami talaga may sakit. At kung talagang may nakalapit, at talagang kakayanin ko, tutulong naman tayo dyan. At lalapitan pa natin lahat ang pwedeng lapitan. Kaya yung insurance number one yan. Magpapa-insure kayo. Kung dapat dagdagan nyo pang insurance nyo kung kaya nyo. Dahil catastrophic medicine yan eh. Yan ang sinasabi ko. Dapat sa PCSO, pag catastrophic medicine, dagdagan nilang ibibig. Dahil kubos na eh. Para sa Red Cross, magkamahirap ka, libre ang dugo. Mayaman ka, sinamahan ka ng cancer, naubos na lahat yung pera mo. Kailangan pa ng dugo. Tutulungan kita ng libre ng dugo. Dahil akalaan ba mayaman ka, naubos na, catastrophic medicine yan. Yun ang hinahanap natin ng balaan. Kaya dapat, yung contribution natin sa insurance, kung meron private insurance, mas maganda. Kung meron tayong universal insurance, katulad ngayon, magkocontribute tayo doon, eh meron hanggangan yun. Kaya, you really have to protect yourself. Kasi nga pag cancer, ibang level po. Ibang level talaga. Kasi nga dapat ang doktor naman, dapat medyo magunos didi rin. Dapat eh, medyo bawal naman na sabihin na hindi ka pwedeng ganyan dahil siyempre nag-aaral lang matagal limang yan. Pero ganun pa man, dapat eh, may konting kusang loob at malasakit sa kapwa. Ayun. O sabi po Sir Niawski, ingat po palagi Senator Gordon. I salute you for being on the right track. Eh Senator, pwede po ba kayong tumakbong presidente sa 2022? Ay, wag po natin pag-usapan yan because unang-una, nasa sa Panginoon mo yan. Pero malakas ka pa naman, sir, ano? Oo, oh, kaya ko naman. Hindi kasi, sir, ganito ang kwento dyan. Hindi, tumakbo si Pangulong Duterte, maraming natuwa. Tapos ngayon, ang problema, itong si Inday ayaw naman tumakbo. Tapos po yung iba, parang wala pong malinaw na kandidato. Hindi, dito lang naman si Presidente, siya namin niya, so, si Inday. Pero nag-i-imagine po sila, siyempre. At saka po si Inday Sara, reluctant talaga magpolitiko. Oo, kilala ko yan. Opo. Eh ano po sir, ang iniisip ng iba parang, alam nyo, kasi napag-usapan namin yung the best president that never was. Si Raul Roco. Opo, number one po yun. Ang number one yung iba, si Sen. Miriam. Oo, yan. Diba? Tapos po, ganito nga sila yun eh, sabi. Pinag-usapan namin parang, sino ba yung mga tumakbo nung 2016 election na mahal talaga bayan, ng mga presidential balls? Sabi ko, si ano lang naman ako eh, si Duterte lang at saka si Miriam eh. Kaya lang ako, hindi ko maiboto si Miriam. Kung naiboto ko si Miriam, Diyos ko, sino ba yung presidente natin? Yung pasang nakakatako, dapat ang vice-presidente, dapat magaling rin eh. Opo, diba? Eh hindi masyado, nagkakalka lang po ng basura sa states ngayon yung business natin eh. Alright, tuloy po natin sir. Hindi, ganito po, ang napag-usapan, yung pinag-uusapan namin ng mga yung the best president that ever was, na humihinga pa, ikaw at saka si Bayani. Thank you. Kaya lang, ang problema namin, sir, medyo thundercats na kayo, sir. Eh, malakas ka pa naman, di ba? Alam mo, age is a number. Opo. Ang kausa, ang siyang nagpapakonsa. Pero I don't want to answer that because kasabihin niya gusto ko pa.
Eh, kung ano ang bigay ng Panginoon Diyos at kaya pa, bakit hindi? In fairness to Senator, sila yung pinakagrabe mag-OT dito kahit walang OT pay. Promise, ang lakas ng katawan ng lolo mo. In fairness to him, good job talaga, Senator. Really, I have to commend my staff and the Blue Ribbon and all the, everybody who works with me. We work more than the hours of court. Meron po ba silang anonymous complaint form? Baka naman na ano yan, kung wala kayo, wala kasi kayong choice mo. Alam mo yung mga tao, kaya sabi ko, you have to, idodraw nyo kung anong klase kayo, kasi kung hindi kayo magtatrabaho, minsan, kahit na ako, hindi ako naniniwala may tanga eh. Okay. Naniniwala ako sa matino, ang pag-iisip at masipag. Nakukuha lahat sa tiyaga at sipag. Yung po ba kay Senator Trillanes, madadaan po sa tiyaga at sipag yun? Kailangan magaling na gamot yan, parang cancer. Hindi, alam mo lang, kasi nagsipag ang tapos. Kaya iba ng cancer na... Catastrophic medicine. I don't want to make fun of him. But you know, nagbibiro na naman tayo dito. I don't want you to look bad naman. I mean, may asawa rin yan na, at anak na dapat he should look up to his father. Alright. Sir, ito, last two questions. Ito po. Sa komento tayo sa Administrasyon Duterte. Yes. Yung AJK issue, ay naku, matagal na. Ang dami ang tinanong dyan eh. Tabi muna natin yan. Pag-usapan po natin, sir, yung communication strategy ng Pangulo. Nahihinaan ako. Si Presidente magaling mag-communication because kaya gusto siya ng tao, totoo eh. Yung sinasabi niya, totoo eh. Tapos eh, no? Oo, may gear. Talaga, ngayon lang nakakita ng Presidente. Ako, iyakin ako eh. Dahil kagusto ako magawa, may passion. Siya talaga sa droga, talaga nakikita. Gumigilid yung luha talaga eh. At talaga yung galing talaga sa... Kilala ko nung araw pa yan. Hindi naman kami close, no? Pero okay. Nagre-respeto ka kami dalawa because nililinis yan dalawa, nililinis ko lang ko po. Pero kailangan tulungan ng Presidente sa communications. Magaling naman yung mga communications, pero dapat siguro aalamin nila kung ano ang dapat. Hindi dapat tulungan ng Presidente ko kasi ano ba ang gusto mo, Mr. President, para masasabayan natin kung ano dapat. Gusto ko sana mag-comment. Yan lang, gumawa ng kaaway eh. Pero I agree with him. Kung marami mo kilala dyan. Marami naman maayos sa kanila. Natatakot lang siguro iba magsalita dahil hindi sila sure. Ako kasi sir, magsalita man ako, hindi naman sila magbabago. Pa magsasalita. At saka, pagka ako sinasabi ko, ayoko sa lahat yung staff ko, tahimik. Magsabi kayo sa akin, baka marinig siya. Opo, kaya sa nakuutuan lang tayo rito, di ba? Kaya sinasabi ko sa kanila yan. Dala ko, diretso ako magsalita sa inyo. Assert the big A word is not yung arouse. Ano po? Assert. You have to assert. Ay, doon po, sa kabilang kwarto po, arouse. Kaya ano, wala naman tao doon ngayon eh. Alright, next. Tapos ko mo, pinagkasa sabi ko rito. Alright, TV, pakitanong naman po kung pwedeng... Hindi po, ito po. Yung Kokoy Gate, yung po tawag niyo sa fake news issue. Yes. Nag-ano na sir yan eh, nag 1 million hits na sa akin, yes, sa website ko. Tapos nag-magi 3 million people reach na yung issue. Actually po, kapag nasama-sama yung lahat na nag-share, practically sir, more than 70% of the country alam na. Pero not a single mention sa mga big networks. So ang tanong po neto, ba't po kaya ganun? Social media has taken over. And I'm glad that it is so because now, the small man, yung mga elite tao, may laban na silang magsalita sa social media. But on the other hand, pagka may social media tayo, pangalagaan natin yan, parang yung sasabihin natin, totoo, at yun talagang kailangan marinig ng tao. Pero kung magsisinungaling tayo, katulad nga yung Kokoy Gate, eh, makakasira sa social media. Alam mo sa akin, karamihan ng mga media, kuminsan eh, merong kinikilingan eh, advertising eh. Unang-unang. Disclosure lang. Yun. Walang bayad to, ha? Walang bayad. Nag-Uber ako. walang bayad to. Okay. At yung pizza, nagbayad. Yung kaibigan ko. Ay, libre na yung pizza. Pero hindi lang. Wala yun. Pero, ang equalizer natin ay yung choice natin. We have the right of choice. Ang tao, pipili yan ang gagawin tama kung maliwanag ang pag-iisip at maganda yung bitaw na mga nabibigay ng information. Kaya nga ako, di ba, sa Constitutional Convention, nakalagay ng Bill of Rights,
ako pinaglaban namin ni Chief Justice Davide yung Bill of Duties and Obligations. May karapatan ka, pero may tungkulin ka. Hindi puro kabig. Dapat may tulak ka rin. Ay, alam nyo ba, si Senator Gordon, ang pinakabatang, ano ba tawag doon, delegate? Youngest delegate. Youngest delegate. We were elected at the time. Elected. Shady si Senator. Kwento ko ba yan? Wala yan. Shady ka yun. Shady si Senator. Kita sabi. So siya daw yung youngest delegate nung Constitutional Convention. Anong year yun, sir? 71. Tapos may isang staffer ng lolo mo, ang sabi, ah, si Chito Gascon po, youngest senator, youngest delegate din nung 1987. Ang sabi ni Senator, sabihin ko, sir, ako, elected, siya appointed. Ay! Ay, competitive! Totoo naman yan. Totoo naman din yan. Appointed yan. Alam mo, kaya ako naging galang, ang idol ko, dati, ang idol ko, Panginoon, pero ang idol ko na tao, si Wenceslao Winsons. He was the youngest delegate. UP student rin siya. At siya ay talaga nanindigan. Hinuli na siya ng hapon, ayaw pa niya umamin, ayaw niyang maging collaborator. Kaya pinatay ang buong pamilya niya halos, manatira lang ilan. Pati mail nila pinatay. Ang tapang nung tao yan at talaga may paninindigan. Talagang mahusay. Ito sir, final question. Napag-usapan natin si Gascon eh. Sabi ni Tito Gascon, pag magkakaroon daw siya ng pelikula, gusto daw niya siya daw si Ian Veneracion. Malakas din ang loob ng kuya mo eh, no? Napinsan na hindi mo sa hindi mo sa salamin sa kanila, eh, no? Na first cousin ni Minya. Oh, ayun. Tapos, yung si, ano naman daw, sir, sa tinanong siya, eh, si Pangulong Duterte, si Ancino naman daw yung artista, si Willie Revillame daw. So, bigay ko sa iyo question. Kung ikaw magkakaroon ng pelikula, sino gusto mong magpo-portray sa'yo? Wala ko ambisyon na gano'n eh. Eh, dito, hypothetical lang, parang yun lang ano, yung hindi totoong senaryo to, para lang po yung may, ano, yung may senador na nag-kidnap ng mga bata. Wala akong sinasabing ano, kung sino. Ano, may hirap eh. Hindi sir, kung magkakapelikula kayo, sino gusto yung artista? Wala akong kwan eh. Huwag lang sa mga Amado Basques, mga Rogelio de la Rosa, ito lang naman kilala. Sabi na si Alden Richards. Si Alden Richards. I met him once, but I don't know whether he can act. Pero because yung passion ko, sobre. Kasi minsan hindi ako naintindihan ng tao. Dahil ang passion ko, lampas. Eh, alam mo na, sir. Sila. Bilma Santos. Eh, passion to eh. Okay, para kayo, Senator Gomez. Kapitbahay ko yan, oy. Naglokong kapitbahay yan. Ay, nandito nga pala yung asawa. No. Pwede na mangingin ng permission. Eto, sir. Mas mahalagang question. Kung si Senator Trillanes, sir, ang kalapang, ang kontrabida sa pelikula mo, sino yung pagpo-portray? May insulto si Eddie Garcia pag sinabi ko si Eddie Garcia. Si Eddie Garcia pa na insulto. Ay, pwede rambi ko lang. So, maraming salamat po, sir. Ito, final question. Ano po may sawa ng mo? Ah, pero... Naaliw ko, dito. Naaliw siya. Hindi, ito sir, ano po ba yung final message sir, sa mga libo-libo nanonood sa atin ngayon? Ano po ba yung gusto nyong matandaan nila sa isang oras na magkasama tayo ngayon? Parang final message. Natutuwa ako na nakakatuwa tayo rito ng tanongan na seryoso at masaya tayo. That is the way na dapat natin gagawin na para mag-discuss tayo na matututo tayo sa isa't isa na hindi tayo nag-aaway. At importante dyan, para kasali kayo sa conversation, nagbabasa kayo sapagkat he who reads, lives. Kaya dapat matuto kayo mampuno. Yung mga bata, wala mong video sa pinto, marunong kayo basa. Magbasa kayo kahit ano. At yan talaga ang nakakapagtulong. Yung hindi nakapag-aral, basta nagbasa. Ay nako, katulad ni Alexander Hamilton ng Amerika, hindi naka-formal schooling na masyado yan. Pero yan talaga ang malaking ginawa. So binabasa ko siya ngayon eh. Uso-uso. Pero anyway, uso-uso sir, wala kang makapina sa Hamilton sa ang natutuwang ko dito ngayon dito, ang dapat nyo matutuwan is we can agree and disagree, but we have one country and we should not hurt one another. We should raise each other up. Palabasin natin ang galing ng bawat Pilipina. Thank you, contestant number 3. Again, ako po si Tinging Pinoy, ang DH ng mga DH. Kasama ko po si Senator Richard Gordon. Ako, muntik na sinabi niya. Well, it's really a simple story.
As a matter of fact, you can take it in one sitting down. So bakit ang bangs ko na? Ano kasama ko po sa Dr. Gordon? Ano ano ako po si TV, DH na mga DH, signing out. Thank you, Roger.